Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sana ko'y iyong inisip, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayon naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan
habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghahatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako ay laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Ikamisa'yo, Panginoong Hesu Kristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na rin yung hadlangan. Ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban, napupuri kami sa'yo, Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya
at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, ilang araw na lamang po ay papasok na tayo sa mga tinatawag nating mahal na araw. Sa Linggo po ay Linggo na ng Palaspas. Simula na ng mahal na araw, Holy Week. Kaya sana bantayan natin ang sarili natin. Baka ngayon pa lamang po nagpaplano na tayo, saan kaya magandang mag-swimming, saan kaya magandang magbakasyon, saan kaya magandang mamasal. Mahal na araw. Ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Sapagkat ang mahal na araw ay hindi lamang mga araw ng pagpapakasakit ng kamatayan ng Panginoon. Sapagkat next week, ipagdiriwang natin ang tagumpay at katuparan ng pangako ng Diyos. Lahat tayo umaasa sa Diyos. Amen? Lahat ng umaasa, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya. Pumalakpak tayo ng malakas na malakas. Naniniwala ba kayong mangyayari pa rin ang pangako ng Diyos? Amen. Yan ang panghahawakan natin. Ngayong mahal na araw, yan ang binubuhay sa atin. Habang tayo po ay magninilay, magbabaliktanaw kung paano naghirap na matay ang Panginoon, ito naman ang siyang binubuhay sa atin. Kaya ang mga pagbasa natin ngayon ay hindi lamang mga pagbasa ng pangako. Si Abraham, pinangakuan ng Diyos, sumunod ka sa akin, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Yan ang tipan ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, ang pangako ni Kristo, sino man ang sumunod sa akin ay hindi makakaranas ng kamatayan. Ang Diyos ay Diyos ng mga pangako. A God of promises. At tayo ay umaasa doon. Doon nang gagaling ang pag-asa natin sa Diyos. Sapagkat sa tagal na nating nakikinig sa salita ng Diyos, ang dami ng pinangako ng Diyos. Kayong mga nabibigatan na sumusunod sa akin, pagpapahingahin ko kayo. Kayong mga inaaway, inaalipusta, ginagawa ng masama, dahil sa akin, ililigtas ko kayo. Kayong mga marunong magbigay at tumulong sa mga nagugutom, nauuhaw. Ako ang magliligtas sa inyo. Ngayong araw na ito, Webes, ay ang simbahan ng Quiapo ay Thursday. Tuwing Webes ng umaga, meron tayong programang feeding para sa mga kapatid nating walang tirahan, homeless. Tuwing Webes ng umaga. At hindi lamang po kami, may mga volunteers tayong kasama. Yung mga hindi makapag-volunteer, nagbibigay sila. Yung mga tulong na binibigay po ninyo sa simbahan, financial yan man, o material na bagay, kulang na tayo ng noodles. Marami tayong mga bigas,
Kailangan natin ng noodles, ng sabon, dilata. Kababalik lang ho namin, nagbigay tayo sa Atimonan, Quezon. Hindi lang dito sa Maynila. At bakit natin ginagawa yan? At bakit kayo nakikiisa sa mga gawaing ganyan? Meron kayong sariling pangangailangan. Meron kayong kakulangan din sa buhay. Sapagkat pare-pareho tayo, sa kabila ng ating kakulangan at pangangailangan, pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos na walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Pag tinawag ka ngayong mahal na araw na magpatawad, huwag mo nang isipin, eh kasi uulitin niya ulit yan eh. Pag tinawag ka ng Diyos na tumulong, eh baka lukuhin lang ako niyan. Pag tinawag ka ng Diyos na magbagong buhay, baka wala nang mangyayari sa akin. Panghawakan mo, hindi ang pangako ng kung sino mang tao, kundi ang pangako ng Poong Nazareno. And God is not just a God of promises, but a God of fulfillment. Ang Diyos ay hindi lamang marunong mangako, marunong siyang tumupad sa kanyang pangako. Kaya meron tayong Jesucristo. Dahil siya ang pangako niyang kaligtasan ng sino mang susunod at maniniwala sa kanya. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hangga tayo nabubuhay, piliin mo ang mga pinakikinggan at pinaniniwalaan mo. Maaari kang pangakuan ng kung sino-sino at pwedeng-pwede ka nilang maloko. Pero ang panghawakan mo araw-araw ay ang pangako ng Diyos sa iyo. Pag sinabing hindi makakaranas ng kamatayan, hindi ibig sabihin forever ka sa mundong ito. Ang pinapangako ng Diyos sa iyo, hindi ang buhay ng mundo, kundi ang buhay na walang hanggan. Nawa, ngayong parating na mga mahal na araw, palakasin ng Diyos, pagtibayin ng Diyos, ang paniniwala at pagtitiwala natin na isang araw ang kanyang pangako ay magkakaroon pa rin ng katuparan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Ang ating pong itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos nawa ay manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya nawa ay ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, nawa ay magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan,
pagkain at maiinom araw-araw, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad at sakuna sa ating bansa. Ama naming maawain, igawad mo po ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tupusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maniwala at magtiwala pa rin na araw-araw may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin sang-bibig.
sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Dunong ng mga paalala sa mga nagsisimba. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat namin sa pagsisimba po ninyo dito sa Quiapo, ay ang pasasalamat namin sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa iba't ibang gawain at programa ng ating simbahan. Lalong-lalo na po ang mga bahagi ng inyong tulong na napupunta sa social services ng ating parokya. Ang pagtulong natin sa mga mahihirap na estudyante, sa mga may sakit, sa mga nakabilanggo, at sa mga kapatid nating biktima ng mga kalamidad. Yan pong binibigay po ninyo. Kung may pinansyal na tulong, maaari po kayong dumiretso sa opisina ng ating parokya. At kung kayo po ay magbibigay ng in-kind, bigas, noodles, delata, sabon, at kung ano pa man, nandun po sa social services opisina, maaari nyo pong dalhin po yan. Tuwing Webes nga po ay meron tayong feeding program.
ng umaga. Kung kayo po ay nais magbigay ng mga prutas, makakatulong sa kanila yan, maaari nyo na pong ibigay yan ng Miyerkules ng hapon. Para Webes ng umaga, maisasama po nating maibigay yan sa kanilang pag-alis. Mga kapatid, alam ng Diyos, meron kayong mga sariling pangangailangan. Pero ang paggawa nyo ng kabutihan, ang katuparan ng kanyang pangako sa kanyang simbahan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.